Sa kanyang talumpati sa Puerto Princesa, Palawan, idiniin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangangalaga sa kalikasan. May mensahe rin siya sa mga hotel at resort sa El Nido. Let us work together in protecting the environment so that the government's action to close Boracay Island will not be repeated elsewhere in the country. Follow rules, period. Avoid overcrowding. So I'm giving notice also to all hotels nag-operate dyan sa dagat. Huwag ninyong itapon yung tubo ninyo diretso. Tuloy-tuloy ang pagmomonitor sa pagsunod sa easement zone, sewage treatment at garbage disposal sa El Nido, Palawan ngayon. Ang mga restaurant at hotel sa Centro Playa, dinemolish na ang bahagi ng gusaling lampa sa 3-meter easement zone. Siguro more or less, ma'am, 2 million na rin. Oo. Ang nagagastos. Aside from we have to cut yung property mismo, we have to cut din mismo sa mga tao. Hindi ba na makakabawi sa paggawa ng paggawa, tapos paggawa ulit. Maraming gusali ang halos na nga lahat matapos ang demolisyon. Ang ilan, talagang hindi na mapapakinabangan sa liit ng espasyong natira. Pero ang kapalit naman ito, ang dihamak ng mas malawak na beach area. May ginagawang centralized sewage treatment plant na inaasahang matatapos sa third quarter ng 2019. Lahat ng mga business establishment kasama ang mga household will be connected to a sewer line. At pupunta niya siya directly sa isang malaking ST processing plant. We have shut down some establishments dahil hindi sila nagiging compliant sa wastewater po natin, sa Clean Water Act. May sarili namang sewage treatment ang mga island resort. Simula noong nakarang linggo, nililimitahan na rin ang bilang ng mga tao at kayak na pumapasok sa sikat na Big at Small Lagoon kada oras para raw di maabuso ang lugar at para mas mag-enjoy ang mga turista. Ang Secret Lagoon na nag-viral kamakailan dahil sa tambak ng basura, malinis na rin. Ang mga turista pinagbabawalan ng magdala ng plastic materials pagpupunta sa mga isla. Kami po'y naniniwala, hindi po kami mapapasara. We maintained our environment and kailangan, ito yung pinupuntahan ng mga tao. They don't want parties. They wanted to enjoy the environment of El Nido. Kayo yun siya nakilala sa buong mundo. But kaakibat sa tourist development is yung mga challenges. Yun na kikita po natin ngayon. Ilang linggo naman matapos magbukas sa mga turista ang isla ng Boracay, may pinoproblema na uli ang ilang residente doon. Inirereklamo ng ilang residente sa barangay Manok-Manok ang mabahong amoy na umaalingasaw mula sa isang material recovery facility. Kabilang sa apektado ang mga estudyante ng Manok-Manok Elementary School. Ayon sa ilang residente, ilang minuto rin nilang nalanghap ang mabahong amoy, bagamat ilang metro ang layo nito sa eskwelahan. Iniimbestigahan daw ito ng DENR. As of the moment, may mga nakikita tayo ng mga leak dyan. Well, immediately we're addressing it. Of course, hindi naman natin ma-perfect yan. But as of the moment, very minimal yung mga nakikita natin. Mav Gonzalez, GMA News.